Uy, Chomi! Salamat ha! Pumayag ka magpa-vid. Kailangan kasi sa work ko ito eh. Para magka-idea ko kung ano magandang i-illustrate. Alam mo na, boy artist. Kailangan ko kasi magtanong kung bakit single yung mga tao. And syempre, alam ko naman na di mo ako kaya tanggihan. Kaya, ikaw ganun naisip ko. You're the best talaga. Whatever. Sige na, roll mo na yung cam. Bakit ka single? Siguro kasi masyado akong nauna. Nauna saan? Sa lahat. Gusto ko kasi lagi akong una. Una na po ako. Baka maliit pa kasi ayoko pong makipag-unahan sa madaming tao, ayoko din pong magmadali, kaya maghihintay na lang ako sa kanto kahit may medyo matagal. Sabi nila barya lang sa umaga, pero minsan buong dala-dala. Minsan ay mabait ang driver, sabi niya nang wala talagang barya, libre na lang. Salamat po, pasensya na po, walang barya, walang barya. At sa school, nauna nga ako. Ito ngayon, nakatayo lang at nakatulala. Wala pa kasing magbubukas, kaya ito wala kong magawa kundi maghintay, maghintay. Lagi naman, wala nang bago dun. Maghintay, oh. Sabay-sabay nga silang nagatingan, dala-dala yung susi na kailangan. Sa pagbukas ng pinto, naroon lang ako, nanood na magtulakan ang mga tao habang ako, oh, nahuli, oh, kahit na na. Kahit na na, break time na, lumabas na ako. Siksikan pero paborito namang oras ko. Mabuti na lang, maaga pa kaya. Ako ang nauna sa pila sa cafeteria. Gusto ko yan. Opo yan, I want that. Pabilin yan, oh. Kaso nga lang pag masyadong maga, di pa luto yung gusto'y hindi pa handa. Maghihintay na naman, walang katapusan. Tapos malaman mo na lang, ubos na pala, nakuha na pala. Bakit ganyan? Ah, ako'y nauna. Ako'y nauna. You know kasi, as we grow up, marirealize natin na kahit kaano man tayo mauna, kung ubus na ubus pa yung tao, kung wala talaga siyang maisusukli sa atin, wala tayong magagawa eh. Mabait na lang siguro siya kung hahayaan niyang mahalin ko siya hanggang kayanin ko na, hanggang mawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Minsan marirealize natin na kahit mauna tayo, kung hindi naman tayo yung right person, kung hindi naman tayong hinihintay, kung hindi naman tayong may hawak ng susi, hindi tayo makakapasok sa buhay ng tao eh. And yeah,
We need to realize na no matter how early we are, kung hindi talaga para sa atin, hindi para sa atin eh. Kaya, na-realize ko din na hindi ko pala kailangan makapag-unahan. Yes, I have some thoughts in my mind na kailangan ko mauna. Kailangan kong makapag-unahan. Kasi in a bunch of people, ako yung hindi kapansin-pansin eh. Paano pag nagkapilian? Ako yung hindi kapili-pili. Pero no, mali yun. Na-realize ko na the right person will always choose me. Na kahit wala ako sa pila, that person will always look at me. And yeah, hindi ko kailangan makipag-unahan kasi meron talagang taong nakalaan para sa akin. Pero alam mo, I still have these thoughts in my mind na bumabagabag pa rin sa akin eh. Yung thoughts ba na ako naman yung nandito? Ako naman yung nasa harapan mo? Ako naman yung naghintay sa'yo? Pero bakit hindi ako yung iginuhit mo? Bakit nalagpasan lang ako ng tingin mo? Kasi hindi ako qualified sa'yo eh. Kasi hindi ako yung idea na nasa utak mo. Bakit ka nga ba single? Kasi akala ko, para mapili, kailangan kong makipag-unahan. Pero paano nga pala ako mapipili? Kung sa una pa lang, wala naman pala ako sa pagpipilian. And yeah, I just wanna have that kind of love na palaging ako yung pipiliin. Na kahit hindi ako yung nandyan, kahit hindi ako yung nauna, that person will always wait for me. Kasi if pinili ka lang kasi ikaw yung nauna, kasi ikaw yung nandyan, paano kung mawala ka? Paano kung one day mahuli ka? Paano kung one day wala ka sa tabi niya? Sinong pipiliin niya? Siyempre yung kasama niya. And yeah, we should always choose the person who will always choose us, even though we're not in the line, even though we're not in the choices. Piliin natin yung taong pipiliin tayo palagi, na tayo yung only choice sa mga mata niya kahit the whole world knows he has a lot of choices in the world. And yeah, maraming salamat pala kay Kuis Lanlan sa pagpalag na makasama natin sa animasyon na to. And yeah, alam nyo ba, nung nag-back to zero ako dati, kasi nga diba na-hack yung dati kong YouTube channel, si Kuis Lanlan, isa siya sa mga unang naniwala ulit sa akin. Like bro, I never expected na isang Lanlan, diba pang malakasan to eh. Isa to sa mga pinaka pang malakasan na animators eh. Pero kilala ko, and yeah, sobrang nakakilig lang. So yeah, maraming salamat po.